May plano ba kayo ng Mr. mo, Jendee, sa araw ng mga pusa? Meron sa bahay. Sa bahay. Hello mga ka-Arki! Kamusta kayong lahat? Kamusta kayo? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan saan man kayo. Yes. Oo, kamusta Jendee? Okay naman, grabe no. Parang ang bilis ng January. Ay, grabe oo. No. Ano February na, malapit na. Yes, yes. Love month. Oo. And siguro ano no mga ka-Arki, sa pag-celebrate natin ng Valentine's Day with our special someone or loved ones, maliban sa nagde-date tayo, 'di ba? Kasama natin sila. Baka ito na yung chance para makausap natin yung partner natin on how to prioritize goals, individual yes. goals or goals as a couple or as a family, yes. 'di ba? Oh. O alam mo kasi, Jendee, marami tayong mga clients na ano, no, yung kasi kailangan sa investment planning yung ma-arrange mo yung mga goals from top to bottom kasi, 'di ba? Pero marami tayong clients na ano naguguluhan sa kung paano i-prioritize yung mga goals. And mga ka-Arki, oo, si Jendee here pala no is a certified life coach. Ayan, so mabibigyan niya tayo ng mga tips kung paano mag-prioritize ng life goals. Ayan. Thank you, Mario. Nako, tama ka dyan, no? Kasi actually, tayo rin naman, no? Dumadaan tayo sa ganyang phase na ang dami nating goals, tapos parang na-overwhelm ka na. Tapos yung majority kasi ng mga ano rin, coaches din natin, no? Coach Marion, sa both sa Wealth Arki and yung naging clients ko sa ano naman din sa life coaching na yung overwhelming goals, nagko-cause din sila ng anxiety sometimes kasi akala nila yung goals, parang kino-question nila yung kanilang ability or skills pag hindi lang na-achieve, no? Actually, hindi siguro dapat ganun siya tignan, in a way, no? Kasi mayroong two phases talaga dapat pagdating sa goals. Unang-una, kapag ka may goals ka, so syempre sulat natin, no? Actually, depende sa inyo kung ano yung ano, mas sanay yung kay mga ka-Arki, kung ano yung mas sanay kayong gawin in terms of, ano, sa mga goals ninyo, no? For example, like ako kasi masulat talaga ako. Ikaw ba, Marion, masulat kapag ka may mga goals? Hindi ako masulat, pero ma-Excel ako. So, oh, yan, sa Excel okay, ko siya nilalagay. Pwede, pwede. O, yun yung ano kailangan nating unang gawin, no? Para how you'll be able to prioritize your goals, isulat mo, identify natin muna, mga ka-Arki. Kasi baka mami, nasa isip lang natin yung goals. Every day, di ba, we have been, sabi nga sa studies, we've been making 10,000 decisions every day. So, i-simplify lang natin. Kaya tayo na-overwhelm sa dami ng goals, di ba? So, pag nasulat mo na siya, identify mo ngayon alin dito yung goals mo for this year lang muna. So, 2022 goals, alin dyan yung 5-year plan mo. Meet. Parang sa financial planning din, di ba, Mario, na you have this yearly goal, you have a midterm goal, and you have a long-term goal. Pero lagi nating tatandaan din, mga ka-Arki, na may facing kasi siya. So, may phases. So, yung first phase is, so dahil na-identify mo na siya, yun yung what natin. What are your goals? So, nasulat mo na siya, di ba? So, tignan mo, bakit ba ito yung goal mo? So, pag ito yung goal mo, you make sense of the goal na say, kunwari lang, no, ako, gusto ko ng magandang school for, kasi mag-grade 1 yung anak ko, di ba? So, tatarin ko sarili ko. Siyempre, pag magandang school, dito kasi sa amin, siyempre sa Marikina, na pagka magandang school, siyempre maganda-gandang price din, di ba? Ganon. Tama, so, tama yan. Yung ano, costing natin dyan. So, nag-research ako, tsaka yung husband ko. Pero mas more ako, kasi binibigay niya sa akin yung role ba na parang sabi niya, ikaw na dyan, mami, alam mo na yan, mga ganun. So, akong taga-report. O, ito, dad, ito yung ganito, ganyan. So, ginawa ko, nag-research din ako. So, bakit ba gusto ko magandang school para sa anak ko? Kasi gusto ko yung maganda yung foundation ng ano niya, ng schooling niya, and then gusto ko yung value system ng school. So, ganun natin siya gagawin. So, sulat mo lahat ng goals mo for this year, for the next 5 years, and for the next 10 years. So, pag na-identify mo na yung why, dun na pumasok yung what na. So, dahil alam mo na yung why mo, ano ang hinahanap ko? So, gusto ko yung kaya magandang school dahil what? Gusto ko maganda yung foundation ng pag-aaral niya. So, nakita ko yung first phase. Now, second phase, pag alam mo na yung what muna, bakit yun yung gusto mong goal, in-identify mo pala yung goal mo, tapos na-solidify mo yung why, bakit ito yung goal na gusto mo, may how ka na. Sa second phase, ito na yung ano, Coach Marion, yung dahil na-solidify mo na yung why, action plan ka na ngayon. So, dahil na-identify mo na, ito na si
midterm for 2022 lang, or baka iba sa atin meron dyan 6 months period lang yung time frame. So at least na-identify mo siya. So syempre unahin mo yung for 2022, di ba? Tapos yung pang midterm, kung si Marion no, mga ka-Arki ma-excel, ako naman ma-notebook. So importante sa akin na sinusulat ko siya. So meron akong, eto nga kagabi ginawa ko, hindi lang kita sa live stream natin, pero hinati ko siya sa tatlo. So meron akong reflection time. Oo, nakalagay naman dito yung what then, what are my goals, how do I need para mag-grow, and then yung last is contribution, how can I give back? Kasi more on personal kasi itong ano ko, parang professional pala yung goal ko. So, masulat talaga ako. So, identify natin para ma-prioritize natin siya. Ayan, Coach Marion. Meron ka bang tanong doon? Oo. Oo. So, maganda yung sinabi mo, Jendee, kanina, yung tungkol sa ano, you know, one great way of prioritizing goals is yung timeline ng goals. Yes. Kasi di ba may mga goals tayo na short term. So, pag short term, kailangan ma-execute na natin yan within this year, for example, no? Magandang idea rin yon. Pangalawang takeaway ko, Jendee, is yung kailangan mo siyang isulat, mga ka-Arki. Kasi meron din tayong mga clients, no? Pagkausap na natin sila, we're ready to do the investment planning. Gusto kong mag-invest. Pero pag tinanong mo, parang mabibigla sila, ate ka, hindi ko alam kung mauna ba to o ito. Oo. Diba? Oo. Doon nga din nila nakikita, 'di ba no, Coach Marion, yung part na parang hindi pala ito yung goal ko. Parang ano pala, iba pala. Doon lumalabas, 'di ba? Kasi when you spend time sa pagre-reflect ba kung bakit yun yung goal na gusto mo. Like for example, kami sa 'di ba, sa industry, like ako yung talagang unang exposure ko sa insurance industry. So, syempre sa amin, ano, importante makita mo kung merong bumibili ng car na, bumibili na ng mga ganto, ganyan. So ako nung dumating ako, parang hindi siya nagkakaroon ng impact sa akin yung pagbili. Kasi nga before I became part of the industry, I was able to buy my own naman because of my previous work. So parang hindi siya nagiging, anong tawag natin doon? Hindi siya nagiging, ano, parang hindi siya nakaka-excite for me. So iba yung goal ko. So ganun din natin siya titignan sa buhay natin. Kasi baka mamaya, nape-pressure tayo doon sa goals na ini-impart sa atin personally ng family or ng workplace. So, kaya kailangan mag-reflect talaga tayo. Kasi baka mamaya, binili mo yung isang bagay, especially in financial planning, pagka nag-ask sila sa atin, di ba, Coach Marion, na yung mga ka-Arki natin na mag-i-email sa atin or mag-message sa pages natin, ito yung goals nila, ganyan. Pero when we come into a meeting, dun lang nila na-realize na hindi pala yun. So, importante yung nire-reflect talaga natin siya. Oh, importante yan. Kasi I remember one case, no, si client, no, may client tayo, Jendee, na gustong bumili ng property. Pero yung property, pinapabili ng nanay niya. Kaya doon pumapasok yung sinabi mo na we really have to reflect, no? Siguro ano na lang, no, kasi pag nagpaplano tayo, syempre bilang mga Pilipino, di natin maiwasan i-consider yung ating mga pamilya o yung mga special someone sa mga goals natin, no? Anong tip mo, Jendee, how do we differentiate or how do we divide na hindi ako masyadong ma-impluensyahan ng nanay ko or tatay ko because I have my own goals? Kasi di ba nakaka-bother din yun, nakakagulo din yun sa pag-arrange ng mga goals. Actually, napaka, ano nung question mo, ay ano mo, no, sinabi mo sa part na yun, Marion, kasi actually talaga nangyayari sa average Filipino family, no, and then also yung sandwich generation actually related dyan. Actually, pagdating sa life planning kasi, mahirap talaga yan, sa totoo lang. Kasi involved yung pakiramdam, involved yung welfare ng ano natin, family natin. Pero at the end of the day, so kung involved definitely kasi, pagkahalimbawa katulad ng example mo, Marion, yung pagbili ng house, tapos gusto pala ng mom niya or ng parents yung pagbili ng house, so baka hindi siya yung may gusto, siguro pwede niyang gawin pag pumapasok ng income, nagbabudget na siya, may certain percentage, 'di ba? The usual na tinuturo din natin, Marion, sa ano, sa ating mga ka-Arki, na yung 10% you set aside into a certain item, etc., etc. Mag-set aside na lang siya ng percentage para dun sa house na gusto ng mother. Ang challenge lang doon is kapag nabili ba na yung house ng mother, in the long-term view, okay din ba 'yon para sa kanya? Kasi darating yung time, yung bahay niyon, kanino din ba 'yon, sa kanya ba or baka sa kapatid or baka sa buong family naman, 'di ba? Tapos a certain portion, ibalik pa rin niya para sa kanya. Ano ba yung pinaka-goal mo? Hatiin mo na lang. Kasi kung hindi mo talaga siya kayang hindi mahindian, so hatiin mo. Importante may natitira sa inyo. Kasi before you know it, mga 50s na kayo, 60s na kayo, wala na pala kayong naipondar
para sa sarili nyo. Yun yung mga problems. Yun, isa. Then, pangalawa, siguro, ano, Marion, baka dapat, ano, kakausapin natin yung mga family members natin na involved. So, lalakasan natin loob natin, sasabihin natin kung ano yung pwede lang at saka hindi. Kasi pag nasanay naman sila, you get what you tolerate eh. So, kung ano lang inaalaw mo, yun talaga yung mangyayari. Pero kung hindi mo iaalaw, hindi siya mangyayari. Diba? Oh. So, ganun. Ganun siya. Oh, ito yung mga, ano eh, ito yung mga tao na martyr, mga ka-RT, no? Oo, so, sa panahon ngayon, pwedeng maging generous, pero wag naman yung maging martyr, ano? Oo, kailangan may matira pa rin sa sarili natin, diba? Oh, love yourself. Oh. At siguro sa akin, ang maitadagdag ko dyan is, kapag tayong mga financial planners, tayo dito sa Wealth Arki, makakatulong tayo, ano, to give an objective opinion, our objective insights, no, on how we can help maka-Arki natin prioritize yung goals. Diba? Important, magandang sinabi mo, Jendee, yung to reflect. Pero kapag nababother ka pa rin ng mga parents mo or someone, no, in arranging your goals, magandang may makausap kayong objective na oo, outside of the, goals. Ano, tama. Oo. Ayan. So, sige mga ka-Arki, sana nagustuhan ninyo ang video na ginawa namin ngayon, how to prioritize yes. your goals, kasama si Life Coach Jendee. Ayan. So, kung gusto nyo mga ka-Arki, bago kayo mag-investment planning, i-arrange mo na yung mga goals. Ayan, email us at admin@wealtharki.com para matulungan namin kayo. Ayan. So, thank you mga ka-Arki. Don't forget to give this video a thumbs up. Okay, like this video, hit the notification bell, and don't forget to subscribe to our channel. And share yeah. also. Ayan. Thank you. So, till next time mga ka-Arki. Bye.